Dito nga. Kasama ko to talaga sa video. Gago! So ayan, pupunta tayo ng Alabang recording para bumili ng bracket ng MTL. So ayun mga boss, traffic na naman dito sa barangay namin as usual. Maputik traffic kaya makikita nyo laging hindi malinis yung Mioret. Oh, tagal. Punta tayo na hardware para bumili ng bracket. Yung may nakikita kasi ako sa mga naka MDL na naka-mount sa tech shield nila sa MyGI, bakal talaga
bakal yung nilalagay nila to tayo tatry naman natin na alum. Magpapabili tayo ng bracket. Dito lang tayo, check na tayo ulit. Hindi ako talaga nung nakapatay. Ay, hindi mo nakapatay. Patay mo. Boss, may angle bar kayo na ano? Alum lang? Angle? Oo. Bar ganito. Pero ano lang, yung pa-L. Yung ganito ba? Meron? Size? Pwede makita? May maliit lang ba kayo? Yung pinakamaliit muna patingin. Kasi wala pa ako idea boss eh. Pati na lang dyan. Ha? Tama ba ako, boss? Tama na ako? So, sige. Malaki, boss. Medyo mahaba ng mga ganyan. Yan. Magkano yung ganyan? 200. Pwede ba ano yan, tabasin para kahit okay lang kuya kasi sa motor ko lalagay. Oo, hindi sa bahay. Sige na lang yung 100 lang. Pwede ba 100 pesos? Pero yung tabas, baka may maiksi kayo dyan. Ang buo. Ayun, sayo ng mga tuske doon. Bo, salamat po ah. Oh, may dala akong ganito. Recording drive. Paano kaya ito? So yan mga boss, nakabili ako ng napakahaba. Isa lang naman gagamitin ko. Tapos baka wala pang isang metro yung kakailangan natin. Pero syempre, malay mo, may magpakabit pa rin ng runnet ng MDL. So plano ko nga pala dito, yan makikita ang third screen mga boss. Ayan o oh. Yung akong planong lagay sa mga smile. Tapos gagawin na rin natin yung track mismo ng MDL yung pasama pa kanya. Tapos isa natin siya i-mount sa angle bar na to na aluminum. So hindi ko alam kung mapibrate kong aluminum na to o stable lang katulad ng bakal, pero syempre less weight, magaan at hindi dagdag sa bigat ng new sporting natin. Alright, so mababrigit ko na ito mamaya. Ayan. Kailangan matapos ko na kaagad yung MDL. Kahit mga gabi, magbablog pa rin tayo mga boss. Tapos papakita ko sa inyo. Alright. So kung may mga hardware kaya, ayan, huwag kayo may magtanong. Kasi minsan, yung mga kailangan nating pang DIY parts eh, nasa iba yung kumbaga nasa iba-ibang department eh, no? Kumbaga katulad ng hardware, hindi lang palaging nasa motor shop na magagamit natin.
para sa modification ng mga motor natin. So, riding tayo. Sana maganda yung vision ko ngayon ng GoPro ko kasi naka super view to. Kita lahat. Todong wide angle na to. May ganun palang option si GoPro Hero 7. Wala pa akong mic eh, kaya mahina pa yung boses ko ngayon eh. Hindi ka pala ng SJ cam natin. Yan. May mic tayo, kaya malakas-lakas yung boses. Kaso sa bug, pangit ang mic. Rael. So welcome back again sa inyo mga boss. Ayan, alright, kung nakikita nyo, may sample tayo dito ng leg shield ni Neo Red. Ito yung dati niyang fairings. So tatry natin sukatan para magkaroon tayo ng bracket for MDL. Tapos bumili na rin pala ako ng flat bar. Flat bar na angle bar, ayan. Aluminum lang para magaan. So sana hindi siya shaky kapag ganun. Pagdating ng panahon. Tapos tatry ko rin yung mga possible na pwedeng doblehin to, triplehin para mas matibay lalo. Pero magaan. So ayan mga boss, gawin na natin. Alright mga boss, so nakita nyo, ayan, nakuha ko rin yung sukat nung sa MDL, nung sa right part, ayan, tapos kunin ko lang. So ito siya mga boss, ayan, kung makikita nyo, pag binaligtad yung leg shield natin. So meron tayong angle bar dito na aluminum lang, ayan. Tapos, nakabolt siya dito sa magkabilaan. Lagyan ko lang ng flash. Ayan, sa magkabilaan dito. Tsaka dito. So, itong loom na to, medyo malambot yan. Ayan. Pero pag nakabolt naman, tingin ko, matibay na. Pero pwede nyo naman doblehen katulad nito. Ayan, yung isa yung mali ko na bracket. Pinang testing ko yan. Unang attempt ko, mali ako. Pero pwede nyo siyang doblin. Magkasama. Ayan, alright. Pero ito, testing ko muna tong single na alum lang. Kasi mga boss, kaya alum yung binili ko para hindi masyadong mabigat. Pero tingin ko, pagdagal ng panahon na yan,
matibay naman, walang alog yung MDL natin. Yan, basta masikip yung mga balls niya. Tapos, mapapansin niyo dito mga boss, ilagay ko na ang ganyan. Ginamit pa rin natin yung original niyang bracket. Tapos, itong bolt niya. Ay! Itong bolt niya mga boss. Yun, may kasama na kasi yung in-sponsor sa atin ni Boss KD Padilla, yung bolt na yan. Tapos, dinagdagan ko na lang ng mga nuts. Alright, tapos, kabit na natin yung isa. So, testing mo na to. Mamaya ko na ituturo yung wirings. Check natin kung maganda yung ilaw niya. So, ayun mga boss. Nilagay ko dito. Dito siya sa my domino switch yung MDL natin kasi ayoko naman dito yung kapag hawak mo yung silinyador tapos bababa mo po yung kamay mo pupunta dito. So hassle sa akin, gusto ko na dito lang lahat sa may manibela kasi hindi mo na igagalaw yung kamay mo. Testing natin mga boss. Alright. Bago pala yan mga boss, i-ayos muna natin yung mga wirings natin. I-ayos natin itong balas na ng MDL. So, kaya ganito, yan, kaya may angle pa para lagayan din ang balas niya. Para hindi makalat. Sunod mga boss, ito, sa MDL pa rin tayo. Yung sa may wire balas niya. Sa wire pala ng balas, pagsasama-samay na natin yung magkakakulay. Alright mga boss, so bali ganito na lang yung ginawa ko. Ayan. Tapos may naiwan na tigi isang terminal. Para lalagyan na lang natin ng socket to. Tumako muna tayo. Dito muna tayo sa relays natin. So, itong relay ko, ayan, meron akong double throw. Kung mapapansin nyo, parehas siyang 87. Ayan. So meron naman ako dito ang isa na change over. Ibig sabihin ng change over, itong 87 and 87A nagpapalitan siya. Kasi yung double throw, both 87 pag nag-trigger lahat, may power.
pares na 87. Dito naman, pag nag-trigger yung lahat, yung 87, mapupunta sa 87A. Parang, kaya, ayun, katulad nung sa pangalan nitong relay na to na changeover. Kumbaga, isa lang ang pupuntahan ng bawat pagano, pag nag-trigger. So, dako naman tayo dito sa wirings niya. So mga boss, huwag kayong mako-confuse kasi madali lang talaga tong wirings na to. Ayan, ganito natin tignan. Lagi nyo titignan sa relay kapag ganito, yung dalawang guhit muna. Tapos, ganyan, yung pagkabilaan, kumbaga, number 30, ayan, nag-iisang nakatayo. 85, dito. 86, nakatayo. Tapos, ito na yung dalawa, 87. So, itong double throw, okay naman to. Pwede rin naman dalawang changeover. Una, lagyan muna nyo ng, ito yung mga wirings na yun. Ayan. Ganyan muna. Tapos, itong nasa gitna, huwag nyo nang lalagyan ng wire. Sumunod naman, itong nasa taas, kasi both 87 naman yun eh. Itong nasa taas na 87, nilagay natin sa 30 ng changeover na relay. Tapos, itong 86 ng double throw. Ayan. Wala siyang connection ah. Mga walang connection yun. Itong 86, nag-tap tayo papunta ng 85 ng changeover. So, ayan mga boss. Ganyan lang siya. Nakapunta lang na ganun. 86 to 85. Tapos, lagyan nyo na rin ng extra wire para papunta ng ground. So, ground na tong dalawang to. So, ayan mga boss. Nalagyan na natin ng wire yung double throw, yung unang relay. Ito naman pangalawa. Ayan. Bukod sa dalawang ito na nakatap, tapos ito rin. Ito naman yung 87. Ayan. Papunta naman to sa high beam ng MDL natin. Itong 87A, papunta naman sa low beam o yung white ng MDL natin. Tapos itong nag-iisa mga boss, ayan. Papunta naman to ng wire ng high beam natin. Alright. So ganun lang kadali mag-wirings mga boss sa relay. Tapos dako na tayo dito sa mismong wirings ng motor. So dito naman mga boss, yung sa akin pala yung switch ko ay yung magiging katulad ng pinakita ko sa inyo kanina, yung kill switch ng domino switch. Ayan. So ito, dalawang wires siya, kumbaga pag siya lang yung trigger na magiging switch natin na on off. Ayan. So meron na tayong dalawang switch. Sunod naman, kailangan natin ng connection sa battery, positive mismo, tapos sa negative. So ang gawin nyo lang, magpagapang lang kayo ng wire sa battery papunta dito sa harap. Ayan mga boss. Ah, mali pala. Ito pala yung galing ko sa battery. Ayan. Nakaabang na. Tapos itong isa, nasa brown wire ng ignition to. Tapos itong isa, negative. So ayan mga boss, mag-wirings na tayo. Ulitin ko lang. Ito yung on-off switch natin sa domino. Dalawa yan. Ito yung sa brown wire ng ignition switch natin. Ito yung negative from battery. Ito yung positive from battery. Ayan. So mga boss, tatalupan ko muna itong lahat para iwas contact sila at iwas na hindi malfunction yung ating wirings. So ayan mga boss, natipan na natin lahat. Ayan, secure na. Tapos, itong black ang lagi niyong isipin na double throw ah. Tapos, ito yung changeover. So, ayan. Sa changeover, kompleto yan. May wires lahat. Tapos, ang lagi niyong titignan itong dalawa. Yung 87 and 87A. So, ipapaliwanag ko rin kung paano ang wirings niyan. Magsimula muna tayo dito sa double throw. Ayan. So, since dalawa namang may power to pag nag-trigger itong dalawang to, tapos yung supply ng galing sa battery umakyat dito, dalawa sila magkakaroon ng power.
hindi ko na nilagyan yung isa kasi ganun din naman. Kung dalagyan ko pa ng wire, edi dalawa sila dito ang papunta sa 30 na ang changeover. So, ginawa ko na lang isa para hindi makalat. Sunod naman natin, eto muna, magsimula muna tayo sa 30 ng double throw. 30 papunta sa main battery. Ayan, eto, yung galing sa battery natin, mga boss. Try ko muna i-tap. Ayan, hindi muna natin i-fix. So ayan mga boss, change over ay double throw pala, papunta yung 30 ng double throw papunta sa positive ng battery, rekta. Sunod naman natin mga boss, ito negative. So yung negative yung sinabi ko kanina, yung 86 ng double throw. Itatap natin ngayon sa negative din ng battery. Ayan. Alright. Sunod naman natin itong 85 ng double throw. Ayan. Kukuha tayo ng isang wire sa may switch natin sa domino. Which is ito yung dalawa. Kuha tayo isa. Ayan. Tap natin dyan. Temporary lang to, mga boss ha. Ayan. Kunin natin yung isang wire ng domino. Kunin din natin yung wire na galing sa brown wire ng susian. Alright, all set na tayo sa... Layo-layo muna natin, baka mag-grounded. All set na tayo dito sa double throw na relay. Dito naman tayo sa kabila. So dito na tayo papasok sa... Kunin natin yung number 87 ng changeover na relay. Ayan, 87. Papunta sa, yung 87, tandaan nyo laging high beam yun. So, yung high beam ng MDL, ito. Yung dilaw. Tapos, yun. Lagay natin dito sa black wire na dilaw talaga yung pinanggalingan. Alright, sunod yung sa baba niya, yung 87A. Ito yung low beam. Tap natin sa kulay pula. Tama ba? Pula nga. Alright mga boss, balik tayo. Ayan, nalobot kasi yung cellphone natin. So yung pinakalas dito sa MDL natin, tatlong wires yan, di ba? So may high beam, low beam, tapos ground. Yung ground naman na to, syempre, doon pa rin sa ground din. Sa negative na galing sa battery. So mag-jumper lang ako mga boss. Tap ko muna dito. Ayan. Tapos dito rin sa negative ng MDL. So, meron pa tayo dito ang wire na nag-iisa. Yung pinakalas, ito. Yung number 86 ng changeover mga boss. So, ito naman mga boss. Yung sa 86, itatap lang natin sa yellow wire ng headlight para ayun, kumonek nga dun sa high beam niya. So, high beam lang tong 86. Pwede rin naman nating itap sa yellow wire pa rin, tapos kasama na yung passing switch doon. Alright. Ito mga boss, pakita ko sa inyo. So itong wire na to, yan yung yellow high beam. Itatap natin yan. Ayan, dikit-dikit mo. Alright mga boss, all set na tayo. Kaya natin yung susi ito. Alright, tapos i-on ko na rin dito sa domino switch. So, para pag binuksan ko yan, magulat tayo pare-pareho kung ano bang kalalabasan ng ilaw na to. Huwag ka malalaglag.
on na yung MDL natin sa Domino. Tapos, switch on na natin. Boom! Alright! Tatry ko mag-high. Passing muna. Alright! High. Ayan, yung permanent na high. Tapos, yung low beam. Tapos, off. Off natin dito sa may Domino switch. Alright. On. High beam sa Domino. Low ulit natin. Tapos, passing. Alright. Dito naman tayo mga boss. Testing natin yung buga ng ilaw niya. So, ito yung switch ko ng ng MDL. Alright. Hindi pa kasi nakaayos yung leg shield natin eh. Tapos, high beam, nag-yellow. Balik natin sa low. Alright, low. Tapos, passing. Ito, passing. Alright. So, ayan mga boss, alam nyo naman na. Tapos, yung pag-aayos ng wires ay ta-timelapse ko na lang. So, depende na sa inyo kung gaano kayo kalin sa wirings. Alright, so testing na natin. Alright, yeah, ganyan siya kalakas. Tapos, high beam. Oops, baliktad. Alright, mga boss, test light na yan. Yun, yeah, no? Tapos, low beam. Hindi ko pa naayos eh. Alright. Alright, so testing na natin. Ayan. Alright. High beam ko lang.
katulad nito. Ayan. Hindi na ako pipindot dito. Ayan, instead na dito na lang sa may handlebar. Alright, hindi hapid.